Okay. So, limang importanteng mga bagay na dapat mong malaman o dapat mong paghandaan para masigurado mo na may mangyayari sa inyo ng babae mo. Lalong-lalo na kung first time ito na mangyayari sa inyong dalawa. Okay? Number one, isang romantic na lugar. Okay? Yung tahimik na lugar na kung saan ay kayong dalawa lang. Okay? Tapos sabihin na natin walang ibang distraction. Wala yung pamilya mo doon, wala yung kaibigan mo doon, yung kapatid mo, yung magulang mo, o walang aso na biglang tatahol o manggugulo sa inyo. Kumbaga, isang lugar kung saan na may privacy kayong dalawa. Tapos yung mood o yung vibe doon sa lugar na yon ay romantic. Like for example, kwarto o unit mo o bahay mo ng kayong dalawa lang. O yung mga hotel, di ba? Yung mga ganyang klaseng lugar. Okay? So, yan yung pinakaunang bagay na dapat ninyong malaman. Dapat paghandaan mo yung bagay na yan. Dapat maayos yung lugar. Kasi pag yung lugar ay hindi maayos, kahit na gaano pakaganda ang game mo, since yung babae ay emotional, okay, kumbaga, yung decision making niya at yung mga bagay na gagawin niya o mangyari sa inyo ay nakabase sa nararamdaman niya, then kapag ka nga ganun yung lugar, hindi maayos yung lugar, then sigurado, makaka-apekto ito o baka wala pang mangyari sa inyong dalawa. Okay? Pangalawa, music. Okay? Paghandaan mo yung musika. Okay? Dapat kapag may kasama kang babae at gusto mong may mangyari sa inyong dalawa, dapat ay meron ka na kaagad playlist o nakahanda ng mga music na papatugtugin mo habang kasama mo siya. Imaginin mo, yung lugar ninyo romantic, di ba? May magandang lighting, di ba? Magandang ilaw, dim yung ilaw, lampshade lang yung nakaon, o iba may candle pa, di ba? Pero lampshade lang, okay na. O kaya dim light lang, pwede na. Okay? Tapos, yun nga, ganun yung ilaw, ganun yung lugar, tapos may romantic o sexy na music. Okay? Na parang si Usher yung kumakanta, o si Chris Brown yung kumakanta, o sabihin na nating pwedeng jazz or let's say classical music, as long as romantic, okay, as long as sexy, okay. Well, actually yung jazz yan, best yan yung jazz, yung mga sexy jazz music, okay yan. Pero most of the time ako ang pinapatugtog ko ay mga R&B music, okay, tapos hinaan mo lang, okay, background music lang siya habang nagkukwentuhan kayo, habang sinisidus mo siya at habang siya naman ay nakikipaglaro sa iyo. Okay, kumbaga habang sinasabi niya sa iyo sa kanyang mga salita o kanyang mga action na Josh, kunin mo na ito. Gawin mo na yung dapat mong gawin sa akin. Okay? Sayong-sayo na ako. Okay? Habang mga time na 'yon na yung babae ay nakikipaglaro sa iyo. Maganda yung romantic yung lugar, tapos maganda yung musika na tumutugtog. Okay? Pangatlo, food. Okay? Dapat maayos yung food. Make sure na masarap yung food para ma-set mo siya sa mood. Kasi lahat ng mga na-mention ko kanina, yung unang dalawa, yung lugar at yung music, pang-set ng vibe yan, pang-set ng mood yan. Okay? Dahil nga, kung gusto mong may mangyari sa inyo ng babae, dapat mailagay mo siya dun sa posisyon kung saan na sabihin na natin, o sitwasyon kung saan siya ay may nararamdaman na romance o naielbugan o nagiinit siya. O nilalagay mo siya dun sa pakiramdam kung saan yung pakiramdam papunta nga dun sa may mangyayari sa inyo. Hindi yung masaya siya dahil natatawa siya sa napapanood niya o nakikita niya o malungkot siya dahil may problema siya. Dahil kung ganun yung pakiramdam niya, panigurado, maapektuhan yung ano niya, yung romantic vibe na mayroon kayo para may mangyari sa inyo. Okay, so importante na paghandaan mo yung food. Make sure na masarap yung food. Di naman kailangan gumastos, okay? Most of the time, iba nga nagdadagdag pa ng alcohol. Ako nagdadagdag ako alcohol. May beer o may wine. Okay? So, gawin niya. Huwag lang yung masyadong malalakas o yung nakakalasing talaga. Dahil kung malasing naman yung babae, well, iba trabaho to, nanlalasing babae. Ako kasi hindi. Okay? Pero kung malasing naman yung babae nga, baka mamaya wala pa mangyari sa inyo. Baka mamaya mag-iyapa yan umuwi dahil baka mahalata niya na nilalasing mo siya. O maisip niya na nilalasing mo siya. Okay? So, yeah. Make sure na masarap nga yung food. Okay? And also, huwag kang maglalasing. Okay? Dahil pagka naglasing ka, panigurado, yung masculine frame mo ay maapektuhan. So ngayon, kung maapektuhan yung masculine frame mo, baka maapektuhan din yung pangsisidus mo dun sa babae mo. Okay? Baka hindi ninyo ma-enjoy o sumablay ka pa kasi nga lasing ka na. Okay? So una, lugar. Pangalawa, musika. Pangatlo, yung pagkain. Paghandaan mo yung food. Dapat masarapan siya dun sa food. Dapat ma-enjoy niya yung pagkukwentuhan ninyo habang may music, habang maganda yung lugar, habang
maayos yung sabihin na natin romantic yung lighting, okay, tapos masarap pa yung food na kinakain ninyo. Okay, so yan yung top 3. Ngayon, pang-apat, okay? At ito ay walang iba kundi yung pelikula, okay? O yung mga video na papanoorin ninyo, okay? Maghanap ka ng mga romantic movie, okay? Yung mga 365 days, okay? Yung mga, sabihin natin, mga sexy movie, okay? Yung mga, sabihin na natin, romantic movie, okay? Hindi ko kasi masabi dito yung, wag naman yung brutal, yung paborito ng iba dyan, okay? Yung pinupuntahan nilang mga website, wag yung ganun, okay? Kasi, well, yung iba nata-turn on sa ganun, okay? Pero since walang storya yung ganun at walang naibibigay na romantic vibe yun sa mga babae, okay? Then hindi ito, actually, hindi sa lahat ng oras makakatulong ito. Sa lalaki siguro, okay? Dahil ang lalaki ay physical. So kung makita tayo ng ganun, may nangyayaring ganun, ginaganahan talaga tayo, okay? Pero yung, pero ako not all the time, ha? I have to admit, maybe nung medyo bata pa ako, pero ngayon hindi na masyado, okay? Pero yun nga, ang punto ko is, since emotional ang babae, then kailangan yung romantic vibe, okay? Kung gusto mong mag-love story kayo, mag-romantic movie kayo, okay lang din yun, walang problema yun. Basta, sa moment lang na yun, sa mga oras lang na yun, okay? Hindi kailangan na all the time, magpe-play ka ng ganun o manonood ka ng ganun. Dun lang, para pang sidus lang, pang set lang ng vibe, okay? Para magkaroon lang ng romantic vibe. So, maghanda ka ng pelikula. So, lugar, musika, okay? Music, okay? Pagkain, tapos sa yung pelikula, okay? So yan yung apat na bagay na dapat mong paghandaan para masigurado mo na na may mangyayari sa inyong dalawa. And of course, lastly, okay, walang iba kundi yung panglima natin, at ito ay of course walang iba nga kundi yung amoy ng lugar at amoy mo bilang lalaki. Okay, dapat seductive ka. Okay, dapat mabango. Okay? Dapat sexy yung perfume mo. Improve ninyo yung cologne game ninyo. May video na tayo dyan kung saan minention ko yung mga good na cologne. Okay, yung mga dapat ninyong gamitin. Actually, may live stream tayo nyan. Lahat ng GNL nag-share ng mga knowledge nila dyan o tungkol dyan. Okay, so hanapin yung live stream na yan. Okay, pero napakadali lang naman pumili ng romantic na pabango. Okay, napakadali lang yan pumili. Actually, may mga pinakita na din ako. Pero kung gusto ninyong itakel natin ulit dyan, i-comment nyo lang dyan para alam ko kung gusto niyo malaman kung ano-ano mga pabango ito. Basta as long as oil-based, hindi amoy feminine. Okay, ako dati yung bata ko, paborito ko yung CKB. Okay, 212 Carolina Herrera. Yan yung mga ginagamit ko pang chicks ko noon. Okay, pero ngayon, nagbago na rin kahit paano, nag-evolve na rin. Pero ginagamit ko pa rin yung kasi mga go-to perfume ko yan eh. Okay, so yung dalawang yon. Pero marami dyan, napakarami. Even the Polo Sport o yung Ralph Lauren na color blue. Okay din yun. Okay, try nyo rin yun. Alright? Well, actually, maraming ang pabango dyan. So, improve mo yung cologne game mo, tapos improve mo rin yung amoy ng lugar. Kailangan malinis. Okay? Kailangan, hindi yung madidistract siya. Kailangan maging komportable siya o makaramdam siya ng pagka-romance o sexiness sa mga oras na yun. Elbugan siya, kumbaga. Okay, hindi natin masabi ng direkta o diretso. Okay? So, yun yung limang mga bagay na dapat mo malaman. Actually, may dadagdag pa akong dalawa. At ito ay walang iba kundi yung pang-anim. At ito ay yung sabihin na natin yung damit mo, yung itsura mo, yung forma mo. Okay? Kailangan attractive yung looks mo. Okay? So, kailangan marunong kang pumorma. Masculine dapat. Okay? Most of the time, magsuot ka ng dark color pagka gusto mong may mangyari sa inyo dahil mas matapang tingnan yung ganun. Okay? Tapos, huwag kang magsusuot ng boring na damit. Dapat sexy. As much as possible, kung maganda ang katawan mo, ipakita mo yung katawan mo. Kumbaga, magsuot ka ng mga hindi maluluwag, okay? Para ma-highlight nito yung sexiness ng katawan mo. Okay? So, forma, itsura mo, kasama yan. And also, at the same time, ihanda mo yung game mo. Okay? Yung discarte mo dun sa babae. Bagay na meron na tayong video niyan. Okay? Again, kung gusto nyo itakin natin ulit, ituturo ko ulit kung paano maglaro. Okay? Kung paano yung number 4 play. Okay? Paano hipuin. Paano kausapin. Paano tingnan. Okay? Ano yung mga dapat na sinasabing salita. Pwede natin gawan ulit ng video yan. Pero simula pa noon, ginagawa ko naman na to. Pero kung gusto niyo gagawan ulit natin ng video yung bagay na iyan. Pero sa ngayon,
gusto ko lang pag-usapan muna natin o ipaalam lang sa inyo kung ano yung apat. Actually, lima nga lang dapat eh. Pero ginawa ko na rin pito. Okay, para at least mas marami kayong matutunan. Okay, so yan yung pitong mga bagay na napaka-importante na dapat na alam mo o pinaghahandaan mo bago kayo magkita ng babae mo para masigurado mo na pagka magkasama na kayo ay may mangyayari sa inyong dalawa. Okay, hindi po pwede yung basta lang kayo magkikita o basta lang kayo magsama tapos hindi mo aaralin o hindi mo paghahandaan ang isang bagay. Okay, tapos aasa ka na may mangyayari sa inyo o magiging successful ka sa gusto mong makuha sa kanya. Kasi tandaan nyo to, kapag ka ang babae ay sumama na sa inyo, okay? Lalo na kung sa bahay mo na o sa lugar kung saan kayo lang dalawa. Matter of fact, habang kinikilala mo pa lang yan, interesado na yan sa'yo. Okay, pero pagka sumama nga ito sa isang lugar na katulad ng kayong dalawa lang, private, okay? Alam na ng babae na may mangyayari sa inyo. Kaya ang kadalasan, yung mga babae na may nangyayari sa amin o yung mga nagagalaw ko, okay? Sila ay palaging may suot. Ang suot nila palaging mga ano nila, mga pang baba, okay? Ay magaganda, okay? Kadalasan ahit pa nga yung mga ano nila, okay? O iba mohok pa, okay? Nakamohok pa. Yung iba may style pa talaga, okay? Kasi nga ready sila. Alam nilang pwedeng may mangyari talaga kasi nga type na nila ako. Simula pa umpisa, simula pa lang kinilala ko sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, so umpisa pa lang, make sure na maayos yung game mo, okay? Pati yung image mo sa kanya. Dahil nga, kapag ka binigay niya yung pangalan niya at contact info niya, lalo na kapag ka nag-messaging na kayo, nag-usap na kayo sa phone, okay? Tapos nag-set ka na ng date, lalo na pag umabot na doon. Actually, doon pa lang sa pagkikipagkilala, doon pa lang alam na kaagad niya kung ikaw yung uri ng lalaki na bibigay siya. Okay, yun nga lang. Kaya may ibang sumasablay kasi hindi nila na-handle ng tama. At ito yung inaayos at tinuturo ko sa inyo ngayon kung paano i-handle ito mula sa approach hanggang sa magkikita na kayo papunta sa may mangyayari sa inyo. Okay? But again, gaya ng sabi ko kanina, itong mga bagay na ito itinuro ko para alam niyo kung anong ang gagawin ninyo. Okay? Para nang sa gayon, masigurado makukuha mo yung gusto mo. Kaysa naman doon sa, let's say, sabihin natin, naghirap ka na sa pakikipagkilala, gumastos ka pa sa date, tapos nung nagkita na kayo, eh sumablay ka. O kaya naman umabot kayo sa punto na hanggang makauwi kayo sa bahay, tapos nung may mangyayari na sa inyo, o nadala mo na siya sa bahay, tapos nung may mangyayari na sa inyo, eh sumablay ka dahil hindi mo alam nga yung magagawin. Like for example, ang gulo ng bahay ninyo, ang baho ng bahay ninyo, nandun yung mga parents mo, nandun yung mga kapatid mo, nandun yung tropa mo, di ba? Tapos yung pagkain ninyo hindi masarap, di ba? O kaya sabihin natin ang baho ng lugar, di ba? Hindi ka nag-ayos, di ba? O kaya sabihin natin yung music ninyo, ano, heavy metal, di ba? Rakrakan, imbis na maelbugan siya, anong nangyari doon sa lalaki, na hype patuloy, di ba? Diba? Baka mamaya, kung ano pang trip ang maisipan nun, di ba? So, nilalayo mo yung utak niya, imbis na mapunta siya doon sa komportable na feminine na pakiramdam para kailanganin niya o magustuhan niya yung masculinity mo. Okay, that's the goal. Kailangan maging masculine ka para maging feminine siya, dahil once maging feminine siya, sasubmit na siya sa iyo. Dahil ang babae, kaya siya tuwing nagpapagalaw siya sa isang lalaki, sa moment na yon sumasubmit siya dun sa lalaki na yon. So yun yung goal, kailangan sumubmit siya, hindi dahil sa pilitan, hindi dahil sa takutan, kundi dahil naiparamdam mo ito sa kanya para may consent niya. Okay, kumbaga para legal at lalo mong ma-enjoy yung laro o sabihin na natin yung bagay na magkakaroon kayo. Okay, so again, paghandaan ninyo itong mga bagay na ito, maniwala kayo sa akin. Alam ko ang tinuturo ko sa inyo, dalagi kong ginagawa ito. Matter of fact, mas marami pa ako ituturo mga ano sa inyo, mga ways para mapabigay ninyo yung mga babae na ito. Okay? Dahil kilala niyo naman ako, isa na akong veterano ng game. Matagal ko nang ginagawa ang bagay na ito. Okay? Wala kayo ibang gagawin kundi susundin niyo lang. Yung iba, maaring hindi niyo kaagad makuha. Basta ituloy niyo lang, practice niyo lang. Maniwala kayo sa akin, pag nagawa niyo nang maayos ito, manggaya kayo sa tulad ng mga ibang GNL na talagang nai-enjoy na nila yung game na yun. Okay? Ay sa magreklamo tayo, sa kabullshitan ng mga kababaihan, enjoy na lang natin yung solusyon. Kasi ganun na rin naman, it is what it is. Ano pa bang unahin natin yung magreklamo pa, di ba? Kaysa mag-enjoy sa buhay na maiksi lang naman, di ba? Minsan lang tayo sa mundo, kaya enjoy mo lang. Okay? So again, yun yung mga bagay na dapat mong gawin para may mangyari sa inyo. Pero again, importante na mag-aral kayo ng game. At again, puro ako again. Okay, kasi nga manasabi ko na to noon eh. Kaya lagi ko nang nagagamit yung term na again. Okay, pero yun nga, gaya nga nasabi ko kanina, ang
yeah, importante na gawin mo to, pero ang focus talaga natin is grind and purpose at self-improvement. Nagtuturo lang ako ng ganito kasi dating coach din ako para may matutunan din kayo tungkol sa mga bagay na ito dahil parte ito ng self-improvement ninyo. Okay? So, enjoy lang mga G. Mag-ingat sa sakit and also mag-ingat na makabuntis. Okay? Pero kung dumating man ang araw na mangyari yun, na makabuntis kayo, panagutan mo. Okay? Panagutan mo yung kung sino man yung mabubuntis mo na yun. Kaya nga, ano bang palagi kong sinasabi sa inyo? Mag-ingat kayo at pumili kayo ng mga babaeng ilalabas ninyo. Dahil nga, sa oras na mabuntis mo yan, hindi naman po pwedeng basta itatapo na lang natin yan sa kalsada. Hindi naman hayop ang mga kababaihan. Okay? Hindi, wala, kahit nga hayop, hindi ginaganon dapat, di ba? Pero yun nga ang punto ko. Kumbaga, kung mabuntis mo yan, then kailangan panagutan mo talaga. Okay? Pero iba, hindi pinapanagutan. Mga pupal o sabi natin, ganun talaga yung ugali nila. Wala tayong magagawa doon. Pero para sa akin, pag nabuntis mo, kailangan panagutan mo na yan. Okay? Kaya dapat mag-ingat kayo. As much as possible, mag-suot kayo ng mga proteksyon. Okay? And also at the same time, matuto kayo kung paano gawin yung safe. Okay? Hindi yung basta saksak lang ng saksak. Okay? Dahil mahirap na baka magkaroon pa kayo ng sakit nang dahil lang sa gusto nyo lang naman mag-enjoy.